Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Larissa ay ipinanganak noong January 1, 1960 sa Clarence, Missouri. Katulad ng ibang mga tao sa Amerika, ay pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtrabaho para makaipon siya ng pera upang makapasok sa university at maging biochemist. Noong 1982, habang nagtatrabaho siya bilang aide sa isang ospital, ay nakilala niya si Timothy Schuster na isang nurse. Ang kanilang relasyon ay nauwi sa kasalan at pagkalipas ng 3 taon, masaya nilang sinalubong ang pagdating na kanilang unang anak na babae na pinangalanan nilang Christine. Habang pinagsasabay ang pagiging ina, asawa at pag-aaral, nagawa ni Larissa na makagraduate sa kursong biochemistry sa University of Missouri. Noong 1989 ay ipinanganak niya ang bunso nilang anak at sila ay lumipat sa Fresno, California. Doon ay tinanggap niya ang trabaho sa isang agricultural research lab. Sa kanyang galing ay hindi lamang siya naging bihasa sa kanyang mga ginagawa dahil kalaunan ay nagbukas na siya ng sarili niyang laboratory na tinawag niyang Central California Research Lab. Mula umaga hanggang gabi ay nagtrabaho si Larissa para maging multi-million dollar ang kanyang negosyo. Habang siya ay abala sa kanyang trabaho, si Tim naman ay iniwan ang kanyang trabaho at naging responsable sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang pagiging house husband ay nagustuhan ito at tinutukan niya ang paglaki ng kanilang mga supling. Nang lumaki na ang kanilang mga anak, bumalik sa pagtatrabaho si Tim ngunit noong July 10, 2003, ang kanyang mga katrabaho ay nagtaka dahil hindi ito pumasok. Ang mga otoridad ay nagtungo sa address na ibinigay ng katrabaho at kaibigan ni Tim pero walang sumasagot kahit ilang beses nila itong tinawag. At para makasigurado na walang nangyaring masama dito, ay pumasok na sila sa bahay ni Tim. Ayon sa salaysay ng isa sa mga rumisponde, ang mga gamit sa loob ng bahay ay maayos, pero si Tim ay hindi nila nakita. Sa pagsisiyasat nila sa mga gamit ito, ay napansin nila na may isang briefcase na nakalagay malapit sa front door, at katabi nito ay isang gun holster. Nang buklatin ng pulis ang kutso ng sofa, ay nakita nila ang isang baril. Agad naghinala ang mga otoridad na may nangyaring masama dito kaya tumawag sila sa kanilang police station para maghanda ang mga ito ng search warrant. Noong parehong araw na yon ay inaprobuhan ng judge ang search warrant at nag-file din sila ng missing persons case. Ang hindi mabilang ng mga investigador ay dumating sa bahay at siniyasat nila ang bawat sulok nito. Sa bukas na briefcase ay nakalagay ang isang tape recorder at nagulat sila sa kanilang narinig. Gamit ang caller ID ay nagawa nilang matrace ang telephone number ng tumawag kay Tim at doon nila natuklasan na ang galit na babae ay ang asawa nito na si Larissa. Ang mga otoridad ay kaagad binisita ang kanyang may bahay at ito ang footage kung saan makikita na inimbitahan si Larissa ng mga otoridad para sa isang police interview. At doon nila natuklasan na ang dalawa ay hindi na pala magkasama sa iisang bubong dahil ang mga ito ay nasa kalagitnaan ng divorce. Ibinahagi ni Larissa na nagsimula ang problema nila nang ipinadala niya sa Missouri ang panganay nilang anak dahil nagre-rebelde ito nung tumuntong si Christine sa high school. Ang kanyang desisyon ay hindi nagustuhan ni Tim. Ang madalas nilang pag-aaway ang naging rason kung bakit naghiwalay na sila ng kwartong tinutulugan at kalaunan ay nag-file ng divorce si Larissa. Sa kwento niya ay inilarawan niyang passive-aggressive si Tim na hindi kayang tumanggap ng kamalian at ibinahagi niya rin na ito ay abusado. Habang sinasabi niya ang mga katangian na hindi niya gusto sa kanyang asawa, ay hindi niya nakalimutan na pagandahin ang kanyang imahe at banggitin sa mga detectives na siya ay isang mabait na Kristiyano. Idinagdag din niya kung gaano kahirap ang magpalaki ng mga bata. Walang tigil sa pagbibigay ng impormasyon si Larissa tungkol sa kanyang pamilya kahit ang pinakapribadong detalye ng kanilang buhay.
About this, I hope it doesn't embarrass anybody yet, but for the last 10 years, there's been no sex in our marriage. He became, kind of, I would say, impotent. Ang mga pulis na nag-i-interview kay Larissa ay walang tigil na nakinig sa mga istorya nito ng mahigit isang oras. Hinayaan nila itong magsalita ng magsalita hanggang sa isang punto ay napagtanto ni Larissa na sa dami ng kanyang mga sinasabi at reklamo kay Tim ay tila naisip niya na baka isipin ng mga otoridad na siya ay may sakit sa pag-iisip. Kaya tumigil siya at ibinahagi sa mga investigador na siya ay umiinom ng gamot ng Vicodin. Ngunit kahit magulo ang kanilang naging relasyon, itinanggi ni Larissa na kaya niyang gawa ng masama ang kanyang dating asawa. Nang tanungin siya ng mga investigador tungkol sa pagkawala ni Tim, ang madaldal niya si Larissa ay naging matipid sa kanyang mga sagot. Pero ang mga sugat na tila kalmot at galos sa kanyang mga binti ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga investigador. Ayon sa isa sa mga detectives, sa teorya niya ang sugat ay tila kalmot. Sa depensa ng biochemist, sinabi niya na nakuha niya ang sugat nang siya ay nag-garden. Ngunit ang mga investigador ay tinanong siya kung bakit sa voicemail ni Tim ay meron siyang tawag ng alas 2 ng madaling araw noong July 10, kung kailan ito nawala. Ang eksplanasyon na ibinigay ni Larissa ay di umano'y aksidente lamang ang nangyari dahil nakatulog siya habang nanonood ng pelikula at hindi niya alam na aksidente niyang nasanggi ang kanyang cellphone na naging dahilan kung bakit nadial ang phone number ni Tim. Nang tanungin kung maaari ba nilang makita ang kanyang cellphone ay sinabi nito na naiwan niya ito sa kanyang bahay. Mapapansin mo na pagkatapos niya itong sabihin ay lumabas ang isa sa mga detectives. Ang hindi nahagib sa CCTV ay nagtungo ito sa parking lot dahil may katub siya na nagsisinungaling si Larissa. Sa parking lot ay agad itong nakita ang sasakyan ni Larissa at kitang-kita niya mula sa labas ang cellphone nito. Dinala niya ang cellphone sa loob ng interview room at kasama si Larissa ay isa-isa nilang tiningnan ang mga taong tinawagan nito ngunit na pagtanto ng detective na binura na nito sa call history ang tawag niya kay Tim. Ayon sa mga otoridad, ang dating confidente si Larissa ay halatang dinenerbios. Ngunit ang emosyon niyang ito at kanyang pagsisinungaling ay hindi sapat para siya ay kasuhan tungkol sa pagkawala ni Tim. Kaya noong gabi rin yun ay pinakawalan siya ng mga investigador habang naghahanap ng mga ebidensya na magpapatunay na siya nga ang mastermind sa pagkawala ng kanyang dating asawa. Pagkatapos ng 3 araw, si Larissa ay nag-hire na ng abogado kaya walang nagawa mga otoridad kundi magtanong sa mga kaibigan at mga kapamilya nito dahil hindi na siya nakikikooperate. Doon nila nalaman na ang relasyon ng dalawa ay toxic. Bago mag-file ng divorce si Larissa ay pinapalayas na nito sa bahay ang kanyang asawa. At dahil sa ayaw ni Tim ng konfrontasyon, nang si Larissa ay nasa isang business trip, ay nag-alsabalutan si Tim at dinala nito ang ilang mga gamit kabilang ang mga paboritong mangkok ng biochemist. Ang ginawa niyang ito ang lalong nagpagalit kay Larissa at kahit hindi na sila nakatira sa iisang bahay ay hindi ito tumigil sa pangmamaliit kay Tim. Lalo itong nagpuyos nang ayaw pirmahan ni Tim ang mga divorce paper nang hindi lumalaban. Nag-hire ito ng divorce lawyers para maging maayos ang kanilang hatian at hiwalayan, lalo na at marami silang mga ari-arian. Ayon sa kanilang mga assets, ang kanilang 3,500 square foot na bahay ay nakapangalan sa kanilang dalawa. Meron din silang retirement fund, savings na merong $120,000 at may habol din si Tim sa chemical lab na nagkakahalaga na ng mahigit $1,000,000. Ayon sa batas sa California, ito ay community property na tawag sa mga assets na na-acquire ng dalawang tao habang sila ay kasal. Bukod sa pera at yaman, ay pinagtatalunan din ng dalawa ang custody ng kanilang bunsong anak. Ngunit ang mga impormasyon tungkol sa toxic na relasyon ng dalawa ay hindi sapat para ipa-aresto si Larissa, kaya hindi tumigil ang mga otoridad sa paghahanap ng solid na ebidensya. Hanggang isang araw, ang kanilang pagtsatsaga ay nagbunga dahil ang break na kanilang hinihintay ay nagmula sa manikurista ng biochemist. Ayon dito, 1 taon pagkatapos na mga itong maghiwalay ng bahay at gumugulong on divorce, habang nililinisin niya ng kuko si Larissa ay inamin ito sa kanya
Nakumuha ito ng magnanakaw para looban ang bahay kung saan nakatira si Tim. Ang layunin nito ay hindi para nakawin ang pera o mga electronic gadgets ng dating asawa, bagkus ang gusto lamang nito ay kunin ng magnanakaw ang kanyang mga mangkok na kung matatandaan mo ay dinala ni Tim noong ito ay umalis sa kanilang bahay. Ayon sa salaysay ng manikurista, sinabi sa kanya ni Larissa na ang nanloob sa bahay ni Tim ay ang 21 taong gulang na si James Fagoni. Sa background check ng mga otoridad, si James ay nagtatrabaho para kay Larissa sa chemical lab nito. Sa interview nila sa mga katrabaho ni James, iniidolo nito si Larissa dahil sa matalino at magaling itong negosyante. Sa sobrang pagkaidolo nito sa kanyang manager, siya ay hindi lamang naging empleyado sa chemical lab dahil naging nanny, dog walker at minsan ay babysitter din siya ni Larissa. Gamit ang impormasyon na yon ay binalikan ng mga otoridad ang cellphone ni Larissa na nasa kanilang evidence locker. At doon nila napagtanto na bago mawala si Tim at pagkatapos nitong mag-iwan ng voicemail sa dating asawa, ay tinawagan ni Larissa si James. Hindi nang sayang ng oras ang mga otoridad at inimbita nila si James sa presinto. At katulad ng inaasahan, itinanggi nito na may kinalaman siya sa nangyari kaya walang nagawa ang mga otoridad kundi pakawalan nito. 5 pagkatapos mawala ni Tim, ang mga detectives ay nagulat dahil dumulog sa presinto ang isa sa mga empleyado ni Larissa. Ayon sa sinumpaang salaysay nito, 1 pagkatapos ni Larissa na ma-interview ng mga otoridad, ay inutusan siya nito na magrenta ng isang truck. Nang dumating ang sasakyan sa chemical lab, ginamit ito ni Larissa ng 1 oras. Kinabukasan, nang maibalik ang truck sa rental company, kinutuban na siya na may ginawa itong masama dahil nang puntahan niya ang backroom kung saan ginagamit din nila bilang storage room, ay may mga pagbabago sa pwesto ng mga gamit. Bukod doon, ang asul na bareles ay nawawala. Sinabi ng empleyado na si Larissa ay nagrenta ng isang storage unit para itago ang lahat ng mga bagay na ayaw niyang mapasakamay ni Tim pag na-finalize na ang divorce. Ang mga detectives ay agad kinontak ang mga patrol officers na rumoronda malapit sa address ng storage unit. Nang makarating ang officer sa lugar, kaagad nitong tinawagan ng mga detectives dahil may umaalingasaw na napakabahong amoy mula sa storage unit. Nang makarating ang mga detectives ay binuksan nila ang storage unit at lalong naging mas malakas ang amoy. Sa loob ay nakita nila ang iba't ibang mga bagay tulad ng mga Christmas decorations at ang mga mangkok na ninakaw mula sa bahay ni Tim. Ngunit ang mas nakatawag sa kanilang pansin ay ang bariles na napapalibutan ng mga karton. Nang mabuksan ito ng mga otoridad, ang likido na nasa loob ay umuusok at ang mabahong amoy na nanggagaling mula dito ay napagtanto nila na mula sa natutunaw na katawan ng isang tao. Ayon sa sarhento na unang nakakita sa loob ng bariles, ay ibinahagi niya sa isang reporter na sa 2 dekada niya bilang pulis, yun ang pinakanakakadiring bagay na nakita niya. Agad dinala ang bariles sa kanilang laboratory para masuri dahil sa lakas ng asidong ginamit ay halos wala nang natira sa katawan. Habang naghihintay ng resulta ng DNA test, ang mga otoridad ay kaagad na ginawa ang lahat para makakuha ng arrest warrant at extradition order dahil nabalitaan nila na si Larissa ay bumiyahe na pala papuntang Florida. Habang naghihintay ng desisyon ng judge, ang mga detectives ay inimbita muli ang empleyado ni Larissa na si James para ma-interview. Kung noong una ay mariin ang pagtanggi niya na may kinalaman siya sa nangyari, nagbago ang kanyang isip nang malaman niyang natagpuan na ng mga otoridad ang asul na bariles. Ang 21 taong gulang na binata ay umamin at ibinahagi niya sa mga investigador ang talagang nangyari. Ayon sa kanya, silang 2 ni Larissa ay nagkita noong gabi ng July 9 at pagkalipas ng 1 na pagpaplano ay pumunta sila sa bahay ni Tim. Pero kahit anong katok ni Larissa ay hindi ito pinagbuksan ni Tim. Ngunit sa 2 dekada nilang kasal, alam ni Larissa ang kahinaan nito. Bandang 2 ng madaling araw mula sa labas ng bahay ay tinawagan ni Larissa si Tim para sabihin na may sakit ang kanilang bunsong anak at kailangan nito ang kanyang ama. Sa teorya ng mga otoridad, ang baril sa ilalim ng kutsyo ni Tim ay indikasyon na naghahanda ito ng depensahan ang kanyang sarili kung sakali na may gawing masama si Larissa sa kanya. Ngunit dahil sa narinig niya na may sakit ang kanilang anak, mas minabuti niyang itago ang baril sa kutsyo ng sofa at buksan ang pintuan.
Ngunit ang hindi alam ng walang kamalay-malay na si Tim ay nagtatago pala si James sa tabi ng pintuan. Ayon sa binata, kahit mas matangkad si Tim sa kanya, wala ito naging laban dahil siya ay handa at gamit ang stun gun na binili ni Larissa, mabilis niya itong napatumba. Pero hindi ito kaagad na wala ng malay at sa panlalaban nito ay nagawa nitong mahawakan si Larissa sa binti na magpapaliwanag sa mga galos at sugat nito. Ayon kay James, sa pagkakataon na yon ay mabilis na kumilos si Larissa at gamit ang panyo na may chloroform, inilagay niya ito sa bibig ni Tim. Pagkalapat ng panyo sa bibig nito ay agad na wala ng malay si Tim. Gamit ang kanyang sasakyan ay dinala nila si Tim pabalik sa bahay ni Larissa at idiniretso nila ito sa garahe. Doon ay inilagay nila ang katawan nito sa asul na bariles. Sa interview ay nalaman ng mga otoridad na buhay pa si Tim noong inilagay nila ito sa bariles dahil ayon kay James, kahit ito ay tila wala ng malay, ay umuungol pa ito ng bahagya. Ang nakakakilabot sa ginawa nila ay sinabi ni James na hinila ni Larissa ang isang case ng asido at isa-isa ay walang habas nitong inubos ang laman ng tatlong bote. Mula garahe ay pinagtulungan nilang hilahin ang bariles patungong garden shed. Ayon kay James, kinabukasan, pagkatapos na makauwi ni Larissa mula sa presinto, inilipat nila ang bariles sa backroom ng chemical lab. Binuksan ito ni Larissa at napagtanto nitong hindi sapat ang tatlong bote ng asido, kaya binuhusan pa niya ito ng ilang bote pa. Sa pangamba na ito ay mangangamoy at matutuklasan ang kanyang mga empleyado, ay nagdesisyon ito na ilipat ang bariles sa storage unit. Nang makuha ng mga otoridad ang kanyang mga salaysay, siya at si Larissa ay sinampahan ng cousin first degree murder. Nang maaprobahan ang arrest warrant, ang 43 taong gulang na si Larissa ay wala na sa Florida dahil ito ay bumiyahe na papuntang Missouri. Pero ang mga otoridad ay kinontak agad ang mga kapulisan sa Missouri at noong July 16, 6 na araw pagkalipas may ulat na nawawala si Tim, pagkalapag ng eroplanong sinasakyan ni Larissa sa Missouri, ay hindi na siya nakalabas pa ng airport dahil gamit ang aprobadong extradition order, kaagad siyang ibiniyahe pabalik ng California. At para mapalakas ang kanilang kaso at hindi lamang magdepende sa laysay ni James, sa mga sumunod na araw ay naghanap ang mga otoridad ng mga ebidensya na magdidiin sa dalawa. Gamit ang mga sinabi ni James sa interview, nagawa nilang mahanap ang stun gun na ginamit ito. Sa kanyang bahay ay nakita nila ang isang bote ng chloroform na ginamit. Kinuha din ng mga otoridad ang mga computers at mga business files ni Larissa. Bago nagsimula ang paglilitis, inalok ng district attorney si James ng plea deal. Ibig sabihin, ibababa nila ang kaso at papatawan siya ng mas mababang sentensya kung papayag siya na tumistigo laban kay Larissa. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tinanggihan niya ang plea agreement kaya walang nagawa ang prosecution kundi ituloy ang kaso gamit ang mga nakalap na ebidensya. Ang paglilitis kay James ay nagsimula noong November 2006. Ang kanyang kampo ay inilaban na kahit umami na ito sa kanyang partisipasyon sa krimen, sinabi nila na hindi nagpapatunay na tinulungan niya si Larissa na buhusan ng asido ang katawan ni Tim na naging sanhi ng kamatayan nito. Ngunit ang jury ay hindi naniwala at nagkasundo ang mga ito na siya ay guilty sa kasong first degree murder. Siya ay pinarusahan na makulong ng habang buhay at hindi siya bibigyan ng parol. Ang paglilitis naman kay Larissa ay nagsimula noong October 2007. Sa kasikatan ng kaso ay minabuti ng judge na ilipat ang paglilitis sa Los Angeles para magkaroon ng patas na trial ang kampo ni Larissa at maiwasan ang pagiging bias ng mga jury na kanilang mapipili. Bago magsimula ang paglilitis, ang mga pahayagan at bawat news article na mababasa mo tungkol sa kanya, ang media at mga reporters ay binansagan at lagi siyang inilalarawan bilang acid lady. Hindi lamang ang pagbabago ng venue ang naging advantage ng kampo ni Larissa dahil isa pang balakid ang kanilang naranasan dahil hindi maaaring gamitin ng prosekusyon ang pag-amin ni James at footage ng police interview na maging ebidensya dahil tumanggi si James sa plea agreement. Sa trial ay gustong palabasin ang kampo ni Larissa na walang solid and direct evidence ang prosekusyon na magpapatunay na ang biochemist nga ang mastermind. Ibinahagi nila sa jury na walang DNA na nakita sa labas ng bahay ni Tim na magpapatunay na ito ay nanggaling doon. Ang sinasabing mga Google search sa computer nito tungkol sa pagtunaw ng laman
ay para sa mga hayop at hindi tao. Idinagdag nila na ang paghahanap nito ng mga asido sa internet ay normal lamang dahil ipinaalala niya sa mga ito ni si Larissa ay hindi lamang isang biochemist, pero ito ay manager slash owner ng isang chemical lab at nasa tungkulin nito na siguraduhin na lahat ng mga chemical na maaari nilang gamitin ay nasa storage room. Isa pang dahilan na magpapaliwanag kung bakit napakaraming mga asido sa backroom ng chemical lab dahil ang hydrochloric acid o mas kilala sa Pilipinas na muriatic acid ay ang pangunahing ginagamit nila para panlinis sa kanilang mga aparatus. Nang pagkakataon na ng prosekusyon para humarap sa judge at jury ay sinabi nito na tama nga ang sinasabi ng kampo ni Larissa na maaaring wala silang solidong ebidensya at circumstantial evidences lamang ang hawak nila. Pero confident siya na si Larissa lamang ang tanging tao na kayang pumatay sa kanyang asawa. Sinabi ng prosecutor na ang motibo nito ay para makamkam ang lahat ng pera. Sinabi nito na sa dami ng mga assets nilang mag-asawa pag na-finalize ang divorce, maaaring mabawasan ang yaman ni Larissa. Para sa kanya ay walang karapatan si Tim sa kanyang mga naipundar dahil sa isip niya ay sariling pagod, pawis at hirap niya ang naging dahilan kung bakit sila ay nagkaroon ng magandang buhay. Pero ang hindi niya alam, sa batas ng state ng California, anumang ari-arian ang nakuha nila habang sila ay kasal ay tinatawag na community property. Ibig sabihin, kung walang prenup bago sila ay kasal, anumang mga cash, assets at mga investment ang na-acquire nila habang sila ay kasal ay kailangan nilang paghatian ng patas at naaayon sa batas. Ipinakita ng prosecutor sa jury na ang divorce proceedings ay umabot na ng mahigit isang taon dahil wala sa bawat kampo ang gustong pumayag na ma-finalize ito nang hindi nakukuha ang kanilang mga gusto. Kaya ang inip na inip at galit na galit na si Larissa ay gumawa na ng paraan para i-dispatcha ang punot dulo ng kanyang problema. Ang estilo ng prosekusyon ay ipakita sa jury na masamang tao si Larissa. Sinimulan nila ito sa pagtawag sa manikurista ng dating biochemist. Ibinahagi nito na hindi nahihiya si Larissa na ibahagi ang kanyang galit kay Tim at minsan ay nabanggit pa nito na kaya niyang ipapatay ang kanyang dating asawa dahil galit na galit ito sa paghabol nito sa kanyang mga pera at mga bagay na kanyang naipundar. Nagpatunay din siya na sinabi ni Larissa sa kanya na sisiguraduhin ito na nising kong duling ay wala itong makukuha. At para mapatunayan na matindi talaga ang galit nito kay Tim, ipinarinig ng prosecution sa jury ang iba't ibang mga voicemail nito kay Tim. Tumayo sa witness stand ang empleyado ni Larissa na nagsabi sa mga otoridad tungkol sa Chuck at gamit ang kanyang mga salaysay, pinagtagpi-tagpi ng prosecutor ang mga impormasyon at sinabi nila na wala ng iba pang tao ang kayang gumawa ng walang awang pagpatay kay Tim kundi ang acid lady na si Larissa. Umabot ng halos 5 buwan ang trial ngunit sa huli, ang jury ay nagkasundo na si Larissa ay guilty. Siya ay pinarusahan na makulong ng habang buhay at hindi siya mabibigyan ng parol. Pagkatapos ng paglilitis, ang judge ay pinayagan si Christine na magbigay ng victim impact statement at sinabi nito na hindi na niya itinuturing na isang ina si Larissa. Harap-harapan niya ring sinabi na sana ay bangungutin ito at hindi makatulog ng maayos dahil sa kanyang mga ginawa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!